Kristiyano. Oo, ikaw. Kristiyano. Tayo. Ikaw. Ako. Lahat ng tumanggap kay Lord Jesus, tawag sa atin, Kristiyano. Ikaw. Ito ang tanong ko. Kanino ka natatouch? Kanino ka nababagbag? Ang mundo ngayon, especially panahon na natin ngayon ay social media, hindi na mawawala sa system natin yan. Let's face it. Karamihan ngayon ng content ng social media, almost all of the platforms ng social media, karamihan nababagbag o natatouch sa mga seemingly drama ng buhay. Halimbawa, ang buhay ng isang taong ito, ganun siya dati, tapos nagsikap, umangat, ganun. Doon nababagbag ang mga tao. Tapos, yun ang laging hinahanap. Drama ng buhay. You know what? Kung Kristiyano ka, check yourself. Ito ba lagi ang hinahanap mo? Sinusubaybayan mo ba ang isang sumisikat na artista dahil pinasisikat ng isang company, pinasisikat ng isang series? Yan ba ang hinahanap mo? Kristiyano, ikaw ang kausap ko. I'm talking to you, Kristiyano. I'm not talking to anyone na hindi mananampalataya. I'm talking to you. Like, halimbawa, natatouch ka pa ba doon sa kapag ka nag-i-scroll ka, nakikita mo yung mga pelikula tungkol kay Jesus Christ? Meron ba bang kirot sa puso mo yung, no, kurot sa puso mo yung nakabayubay siya, nahihirapan siya? Or mas hinahanap mo agad yung mga trendings? O mas hinahanap mo agad yung mga bagay na pinag-uusapan ng bala na ng mundo? Yun ba? Kristiyano, I'm talking to you. Meron ba bang special touch sa puso mo? Yung pitong huling wika ni Kristo Jesus nung siya'y nakabayubay from 9 a.m. to 3 p.m. when he gave up the ghost. Diba? Yan pa ba ay parang masasabi mong uso pa ba sa'yo? Sometimes, kaya ko po nasasabi ang mga bagay na parang wala na ay dahil naoobserbahan ko po sa ibang Kristiyano. Nakalulungkot, ibang Kristiyano pinag-uusapan ay kung ano-anong mga bagay na pinag-uusapan at pinagkakaabalahan at sinisik ng mundo. So tayo ay mga Kristiyano, you know what? Kung tinawag ka ng Panginoong Jesus, you are being set apart. Sinet apart po tayo from the foundations of the world. Amen? Hindi tayo katulad ng mundo, Romans 12:2. Renewing of the mind means metanoia, means repentance. Kristiyano, okay ka lang ba? Pagising mo sa umaga, trending news, kumusta na yung sinusundan mong mga nobela, yan ba agad ang binubuksan mo sa YouTube mo, or kukunin mo muna ang Bible mo at magde-devotion ka. Ito naman po ay walang halong condemnation. You know what? Pag Kristiyano ka, naniniwala ako, kakambal mo na talaga yung kunin ang Biblia mo, kunin yung cellphone mo, pero bubuksan mo yung app ng Bible. Pero personally po ako, medyo prefer ko pa rin gamitin yung mga old Bibles na book format. Kasi pag dito po sa cellphone, maraming nagpa-pop apps. Nadidistract po ako. Kristiyano, paano? Napag-uusapan lang ba si Jesus sa'yo? O mahal na araw? Tulad, I think next week. Mahal na araw po ba ngayon? Or next week pa? Hindi ko po sure. Hindi ko po alam. Kasi sa akin, araw-araw, mahal na araw because of Jesus. Ngayon ba? Biyernes Santo yata ngayon eh. Hindi ako nagka... Oh, next week pa pala. Okay. Makinig pong mabuti.
hindi po seasonal ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Araw-araw. Kristiyano tayo. Asin at ilaw ng mundo. Ano ba ang mga sinusundan mong mga pina-follow mo mga influencers dito sa YouTube? Sino-sino? Kristiyano, ikaw lang nakababatid nun. Hindi pinanghihimasukan ang ating mga personal na mga pinapanood. Ako, mahilig ako sa mga vlogs. Paborito kong panoorin documentaries. Pinapanood ko yung documentaries ng Bee Gees. Paborito mga banda ko yung Bee Gees, Beatles, Janis Joplin. I love it! Let's rock and roll! You know? Tapos, sino pa? Yan, ang mga vlogs ko na pinapanood ko. Documentary nung kay Carpenters. Pinapanood ko po lagi yan. Nishare ko lang po sa inyo. Yan. Tapos, mahilig ako sa mga tour documentaries. Yung mga walking tours, eskolta, yan, Quiapo, ayan ang aking mga trip. Although taga Manila, pero gustong-gusto ko nanood na mga ganyan. Tapos yung, ano pa nga ba? Cubao. Yan, dito lang naman sa Manila. Ayan, pinapanood ko. Mas may touch sa akin yung dito kaysa sa, o napuntahan ko na rin po yung sa iba't ibang bansa, pero, ewan ko, Pinoy tayo eh. Pero higit sa lahat, Kristiyano tayo. Amen? Kaya hindi nawawala sa atin yung panonood natin ng mga vlogs tulad ng mga Christian vlogs. Pinapanood ko, China Phillips vlog. Yan po ay tungkol sa California preaching. Sineshare niya ang Word of the Lord Jesus Christ. Pinapanood ko po si Joseph Prince. You know? Although hindi po ko agree sa lahat ng kanyang, yeah, but okay lang po, no? Yung grace na preaching niya, the best. Tapos, Rene Roland, Buzz Rydgen, ayan ang aking mga pinapakinggan. Nakakalungkot, minsan mga Kristiyano, buong maghapon, pinapanood yung mga gusto natin sa YouTube, pero minsan hindi tayo nag-click man lang ng mga Christian vlogs. Like this one. Ito po ay vlog na concern. Concern po ako. Kasi Kristiyano po tayo. Alam mo, set apart po tayo. I believe in the doctrine of predestination. Maraming Kristiyano hindi po tinatanggap ng predestination. Sabi ko, ba't hindi na tinatanggap? Maliwanag sa banal na kasulatan. We're being predestined before the foundations of the world. Pinili tayo to be set apart. Nasa mundo tayo. Remember yung prayer ni Jesus bago siya pumunta sa cross? Sabi niya, ganoon. Sila ay nasa mundo, pero hindi sila tagamundo. Ama ko, ingatan mo sila, sabi niya. Tayo yun eh. Sino ang ira-rapture ni Jesus? Ang buong mundo? Hindi. Tayo lang po mga Kristiyano. Tayo lang po mga born-again believers ang ira-rapture niya. Exclusive sa born-again believers. Kung hindi born-again, hindi mara-rapture. Sapagkat yung mga yan hindi nagtiwala sa tinapos na gawain ni Jesus sa cross. Ano pa nga ba? Sa mga priorities natin, ano yung mga bagay na paggising mo pa lang, gusto mo agad ma-accomplish sa buong maghapon na yun? Ikaw lang makakasagot niyan. Pero I'm hoping, I'm crossing my finger right now that kasama si Jesus dun sa mga gusto mong ma-accomplish. Like for example, meron kang pagnanais o pagnanasa na magbahagi ng ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya na kaanak mo. Alam po ba ninyo, death is certain. After that, the judgment, sabi ng Book of Hebrews. Kristiyano, oo, hindi na tayo hahatulan. Hindi na tayo hahatulan. Kasi sabi sa Romans chapter 8, verse 1, wala nang paghatol ang sino mang nakay Kristo. Oo, Kristiyano, hindi na tayo hahatulan. Pero, tayo ang asin at ilaw ng mundo para yung alam natin na hindi pa nakakakilala kay Jesus,
lumapit naman sa kanya, sa trono ng kanyang biyaya. Iniimbitahan ni Jesus ang buong mundo at tayo ang kanyang ginagamit. Hindi naman niya gagamitin ng mundo, hindi kanya yan. Tayong mga Kristiyano, mga born again believers, to be specific. Sino ba ang mga born again? Sila yung mga pinalita ng pagkatao ng maglagak ng tiwala kay Jesus. Okay? So this vlog, ang intention po nito ay parang konting kalbit lang naman sa inyo. Konting reminder, hey, Kristiyano ka, hello? Hello? Hindi ka katulad ng mundo, hello? Di ba? Nakikipagpaligsahan ka ba sa mundo? Nakikipag, hey, gusto ko rin maging billionaire, ganyan. You know what? Wag na. Sapat na si Jesus sa atin. More than enough. Meron pong isang kapatiran dati. Naalala ko, hindi ko po matanggal ito sa isipan ko. Nagkaroon kami ng Bible study. Lagi naman po, no? At habang nagsha-sharing, sabi niya, I just realized, when you have Jesus, you have everything. Alam mo, totoo eh. Sa buhay natin, alam mo yon, Romans 8:28 ang sabi, all things work together for good to those who love God. Sino yun who love God? Mga born again Christians. Tayo po, mga Kristiyano. Amen? So, naaalala ko po, ang isa pong minamahal, pinakamamahal namin na kapatid sa Panginoon, pag tinatawag siya dati, Pastor, don't call me that. I'm not a pastor. I'm just a brother like you. Yes, amen. Although matanda na siya sa pananampalataya, lagi siyang pumupunta sa jail at nagtitinda po siya ng kung ano-ano, nakabisikleta lang po siya. Wala siyang sasakyan. Sa madaling salita, mahirap sa mata ng mundo. Pero ang respeto namin sa kanya, malaki. Mas nire-respeto pa namin siya kaysa sa ibang mga nasa mundo nga na mayayaman na gano'n. Kasi alam namin, karespeto siya dahil kay Kristo Jesus. Siya nagsabi sa amin na wala sa tinatama sa mga material na bagay ang tunay na kaligayahan, sabi niya, na kay Jesus. Hanggang ngayon, matanda na po siya at matanda na po siya. Pero wala naman po siyang ganong masamang karamdaman. Pero siyempre matanda na, mahina na. Tumigil na rin po sa pagtitinda. Pero every time I see this person, nakikita ko yung peace ni Jesus. Nakikita ko yung peace ni Jesus. Yan ang dapat nating pakamithiin. Magkaroon tayo ng pusong katulad nung brother natin kay Jesus. Ever since I was a kid, I always called him, Pastor, don't call me that. Kasi pareho ko po, hindi rin po siya naniniwala sa institutional church. Naniniwala po siya yung brotherhood of all believers. Tayo po yun. Amen? At wala rin po tayong pinatawag na exclusive congregation kung saan ka. Di ba? I mean, all of us belong to Jesus. For me, anong church ko? Ako ang church. Why? Because naglaga ko ng faith kay Jesus. Universal Church. Member tayo ng Universal Church. Amen? So, yun po ang importante. Kaya, Kristiyano, ano ba ang iyong priorities? Katulad ka rin ba ng kapatid natin sa Panginoon na alam na hindi basihan ang material na bagay para sabihin mong, hey, I'm happy. You know what? Ang tunay na sukatan at basihan, si Jesus. Sapagkat ang mga bagay na material pwedeng mawala sa isang iglap. Alam po ba ninyo nung pumasok ang COVID-19? Sa mundo, nakita ko po ang kawalan ng halaga ng lahat ng bagay. May pera ka, hindi ka makalabas. Pantay-pantay, mahirap, mayaman, pumupunta sa mga barangay, binibigyan ng ayuda. Tama po ba? So, ayan pong sinasabi ko.
Pero dahil na kay Jesus, kami, maski nung pandemya, may ngiti sa aming mga labi. Dumating pa po yung time na hindi makahanap ng pagkain yung mga kasama namin dito sapagkat malayo yung mga pinagbibilhan. Pero kami po, nakakita po kami. Yan ang favor ng Panginoong Hesukristo sa amin, sa ating mga born-again Christians, mga born-again believers. So ito po yung vlog na ito ay parang, you know what, parang gusto ko lang pong i-refresh tayo. Come on, believers po tayo, hindi tayo, we're not like the world. Meron man, pakahanga rin tayo, yun ay ang maging liwanag tayo ng mundo. Pakita natin yung ilaw natin. Sabi ni Jesus, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Magliwanag kayo. Simple lang, magliwanag lang kayo. Saan kami magliliwanag? Kahit saan. Lahat ng puntahan natin, nandoon ang blessing. Alam niyo kung bakit? Sapagkat blessed po tayo. Itong gusto kong sabihin sa inyo, sa Bible, sabi sa Old Testament ito ha, sabi niya ganyan, surely, goodness and blessings will follow me all the days of my life. Will follow me all the days of my life. Sa Old Testament, ipapalo ka ng blessings. Pero in the New Testament, dahil lucky Jesus na tayo, nasa atin na po ang blessing. Halimbawa, pumunta ka sa isang lugar, nandoon ang blessing. Why? Dahil nandoon ka. Kasi born again Christian ka. Nandoon ka. Born again ka eh. Kaya nandoon ka. Ang born again Christian, yan ang ilaw ng sanlibutan. Tayo po yun. So napakalaking karangalan maging born again Christian. Tumanggap kay Jesus, naglagak ng tiwala kay Jesus, minamahal tayo ni Jesus. Amen? Amen. So, importante, alam mo kung sino ka kay Jesus. There is this well-known person na marunong mag-preach, no? Marunong din na mag-preach ng Word of the Lord. Isa pong born again din, syempre. Pero ano po siya? Well-known po siya kasi kung saan-saan lugar siya pumupunta. Sabi niya ganyan, nagbiro siya. Tayo ay mas sikat pa kesa sa mga ma-impluensyang mga tao. Kasi we belong to the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Kaya sabi ko sa'yo, kung nasa iyo na si Jesus, super blessed na po tayo. Hindi tayo sinusundan ngayon ng blessing sapagkat ang blessing built-in na po sa atin. Kung saan tayo naroon, nandoon ang blessing because we belong to Jesus. Kristiyano, oo, ikaw, kung hindi ka pa nakasubscribe dito, click the notification bell. Subscribe, comment, at ikaw na hindi pa mananampalataya, kaibigan, subscribe ka na rin dito para kung ganun, marami tayong mapag-uusapan tungkol kay Jesus at promise matutuwa ka sapagkat kapag kasi Jesus ang pinag-uusapan, imposibleng ma-board ka. Ha? At panalangin ko bawat araw ang mga hahanapin mong content sa YouTube, unahin mo ang mga makadiyos at makabuluhan ng mga content kaya nito. Okay? At naniniwala ako, magsusubscribe ka. Dahil ang Holy Spirit, ililid kang magsubscribe sa channel. Thank you. Jesus truly loves us all.